Then we have from Buhay America, Vince Leonardo. Mr. Vince. Hi, everyone. Hi, Sir Manny, the movie guy. Nice to see you again. Oh, nice to see you, Vince. Para dito sa his dito sa series na to. Solid setup mo, bro, ah. Parang podcast show. Preparations. Ito, I was spending beyond my means. Let's put it that way. Yun na yung parang pinakamagandang term, which is ayoko nang balikan. Hello guys. Wala energy. Hello guys. Ayan, kakatapos ko lang mag-work, kaka-log off ko lang. Ngayon, ano bang pwede kong gawin at pwedeng ma-share today? So, mag-ano ako? Tawag dito, lalagyan ko ng decal. Yung wall na in-order ko sa Amazon. Sana maganda. Tapos, while answering yung mga comments nyo sa latest video, salamat pala sa mga nanood sa latest video. Para sa mga ngayon lang nakakita sa akin dito sa YouTube, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, gumagawa ko ng iba't ibang videos about my journey here. So, kung meron kayong mga katanungan or kahit ano, comment down below. Tapos, sasagutin ko sa susunod na video. Ayos ba? Yan. Salamat nga pala sa English dapat kasi. Pero anyway, so pinadala sa akin to ng Mr. Bandana. If you're following me on Instagram, so yun, I do brand collabs. Kaya, yun. Ito yung... Saan ba yun? Tingnan natin. Ayan ba yun? Hirap mag-vlog ng isa lang yung kamay. Try ko maglinis. Ang kalat talaga, promise. Parang hindi siya conducive for working. Dami alam yun. So, kaya medyo bibilisan ko lang to kasi mamayang gabi, meron akong... Wow. Feeling artista. Merong global press conference para sa bagong series ng I1 TFC. Starring Donnie Pangilinan, Bel Mariano, and marami pang iba. So, ayun. Ganon, di ba? Pero wait, ito muna gawin natin ngayon. Parang ayaw magpabukas, ha? Ano nga ba ito? Ayun, dito lang pala na ito. Ano ba yun? When you feel like quitting, think about why you said. Ayan na. Fairness. Kumanda. Pero parang liit. So, hindi ko alam ang lalagay ko dyan. So, ayan. Natapos din. Okay na siguro to. Tinry ko i-dikit tong itong board-boardan ko dyan. Kaso, mali yung hook eh. Ako, ganyan na lang. Lalagyan ko na lang decor dyan. So, ito na itsura niya. Ito, when you feel like quitting, think about why you started. Para kapag siguro na ako, buruyong na ako, or pag medyo stress ako, titingin lang ako dyan para mawala yung stress. Diba? Ayan, and then, ito na talaga yung mga kaya ko, guys. Yun na lang. Yung mga ganap, dyan ko na nilagay yung printer. Ang pangit kasi niya tignan dito. So, ayan. Yun yun. Computer. Nasa baba yung mga gamit na mga cable So yun ang aking simpleng, kahit hindi maganda sa paningin nyo, simpleng home office setup. Ayan. Ang gulo. Tapos nandun na yung shredder sa baba. Kasi parang pangit talaga niya tignan dito. So dito lang ako sa sulok. Tapos yun nga, tapos ito nandito na rin para ready na tong ilaw kapag nag-vlog ako kabilaan. Tapos ito yung mga yung YouTube ek. Ang gulo, diba? Ganon. Ay, tas ito guys. Dumating na yung namin. Yung sectional sofa. Gusto nyo makita. Ito. Ta-da! Ayan na.
So, ayan siya. Kararating lang. Ready na mag-ano, manood ng movie. Wala man TV. So, bibili kami ng malaking TV dito. Hindi mo nga. Pero wala pa. Pag-iipunan muna natin, guys. Ayan. Kala mo, dami uupo eh, no? Ito, harap. Ito ang aming view. Ang araw pa kasi. Anyway. Ang dilim. Hindi ako pwede maingay kasi may natutulog. Baka tayo eh. Lateguhin. Ay, alam nyo, naisip ko. Lagay ko kaya yung bandila ng Pilipinas dito. Try natin kung maganda. Ayan na, naisabit ko na. Tignan nyo. So, ayan ang office. Ayan, hindi mo na siya mukhang, ano, hindi na siya mukhang blame. Hindi, buwan. It's so amazing. So, nire-research ko. Kapag pala vertically hinang, kailangan pala, nasa right yung red. So, ayun, ganun. Akala ko kasi blue. Pag may digmaan lang pala yun. So, kapag nakahang vertically, tandaan nyo guys, ha. Kailangan yung blue on the left, red na sa right. So, yun yung ano, palatandaan. RR, red on the right. Ganun. So, yeah. I'm happy with my interior designing. Wow. Hindi naman microwave. Kunin ko na rin yung kanin ko. Kasi malamig ang kanin. Marami gutom na ako. Actually, meron din akong pizza dito. Kain ko na nga ito bago baka masira. Kain lang tayo ng mga tira-tira. Para hindi tayo nagsasayang ng grasya. Ganito na ba ginagawa nyo? Yun yung sekreto guys, pag nagma-microwave para hindi matigas yung ano, yung iniinit. Ganun. Kunyari kanin, ganyan. Tingnan itong siomay. Init. Di buwa nga. Oh, damn! Umuusok, hindi nyo lang nakikita. Kanin naman gawin natin. Kasi ito, gawa tayong sausawa ng siomay. Meron kaming... Ano to? Basta yung pampaanghang. Tapos, bilang walang kalamansi dito guys, meron kaming ganito. So, kalamansi din siya. Ay, well, lemon. Pero, ganun din yung lasa. Diba? Pantamad lang. Ready na. Okay, let's go. Mamaya na yung pizza. Baka mamaya mabusog ako. Hindi ko naman pala makain. Kain muna tayo. Ano oras na? It is 7:05 na. Yung press con. Yung press con, ano? 8:30. Maga pa. Makakaligo pa ako. So dito, gabi ako naliligo. Hindi sa umaga. Kasi ang aga ng pasok ko guys. 7:30 AM. Eh hindi ako morning person. Dito nga muna tayong magsagutan. Huwag muna dun sa YouTube ano. Baka nagsasawa na din kayo eh. Habang ako'y kumakain, sabayan niyo ako. Okay, gusto niyo makita yung kinakain ko. Mukbang. Mukbang pero ano. Konting version. Yun lang, siomay. Tsaka... Wait lang. Amen. Okay. So, tapos,
isasabaw ko to. Ganun talaga, huwag niyo kay judge. Para may lasa yung kanin. Ay, meron, alam niyo ba, meron ako natirang pagkain pala. Natira ko nung breakfast kanina, ito pala. Sayang. Itong spam tsaka itlog, kainin natin. Anyway, bago sumubo na una, simulan na natin. Jeans and Kano. Yay! Waiting ako dito, Kuya Beans. Wow, buti ka pa nag-aantay. Yung iba, hindi kaya mag-aantay. Ay, by the way, kung nadidistract kayo sa tunog, kasi sa labas, nag-sprinkler kami. So, tumatama sa ano, sa bahay. Kaya, huwag kayo madistract sa tunog. Hi, it's me. Wow-wow-wee! Charles Amigo Official, waiting po, idol. Ah, kaya waiting kasi oo nga pala, premiere night. May premiere pala yung vlog. Sorry naman, ngayon ko lang nag-gets. So, salamat sa mga nag-aantay nung naka-premiere to. So, ayun, naka-schedule na sa John Dale Di Mayuga. Yon, sunod-sunod na upload. Waiting po, Sir Vince. Uy, salamat sa mga nag-aantay. So, kain muna tayo, guys. Counta. Counta lagi. Okay, gutom na ako. Bisaya. Tikim nga. Lasang tunay. Ang sarap. Ang weird pala pag pinapanood yung sarili kumain. Randy Ibanez. Hi, Kuya Vince. Hello, Kuya Randy. John Dale Di Mayuga. Good day po, Sir Vince. May I ask lang po sana kung ano po ba ang kaibahan, advantages and disadvantages, kung meron man po ang credit card ng US kumpara sa credit cards po dito. Thank you po ulit. Hehehe. Ano ba yung kinaibahan ng credit card dyan, dito? Bilang bihasa na ako sa credit card sa Pilipinas pa lang. Simula yata pagka-fresh grad ko nung college, may credit card na. Ay, hindi pala. Nung college pa lang ako, may credit card na pala ako. Pero yun ay ano lang, yung supplementary nung galing sa parent. Pero yung sarili ko, nakakuha ako nung, syempre, nung fresh grad ako. Ano nga ba? Actually, pares lang sa ganun din sa nag-work. Yung kaskas, din bayad. Siyempre, ganun lang din naman yun. Pero napansin ko dito, nung nagre-research ako ng mga credit card dito sa US, karamihan sa mga credit card dito, like yung mga regular lang, yung mga no-frill cards, ang taas ng finance charge. Ewan ko ah, meron dito, may nakita ako, umaabot ng 17% yung finance charge niya. Diba sa Pilipinas, no, mataas na yung 4%. Normally, 3.5% lang yung interest charge nun eh. Dito, merong mga ano, 17%, merong 10%. Malaki. Kaya si mga tao dito, daming nababaon sa utang kapag hindi ka marunong mag-handle ng finances mo. Pero dito, madali naman din umutang. Unlike sa Pilipinas, parang na-encounter ko nung fresh grad ako, nag-apply ako ng credit card sa Citibank. Hindi pala pwede, kailangan pala parang ano ka, na-establish mo na yung parang credit history mo. So, nung talagang kaka-graduate ko lang, parang first few months ko sa nung first job ko, nag-try ako Citibank. Feeling heroin. Malamang hindi ako natanggap. I mean, hindi ako na-approve ng credit card. Yun. Pero yung parang pinaka-usage ng card dito sa US, parang mas versatile. What I mean about that is, mas maraming merchants dito na nag-accept ng credit card. Diba sa Pilipinas, parang sa mga malls, ganyan. Or restaurant, ganun. Dito, kahit yung mga ano, barbershop, yung mga 7-Eleven, yung typical, yung gas station, di ba sa Pinas may mga gas boy. Dito, isusok-sok mo na dun mismo sa, kung napanood nyo yung last vlog ko, di ba nagpagas ako, rekta na dun sa ano. So, siguro, yun yung kinaibahan lang. Mas ano dito, mas available sa kahit na sino. Tapos kahit wala kang cash. Sa Pilipinas kasi may credit card ka nga, pero meron namang mga merchants na hindi tumatanggap ng credit card. So feeling ko yun lang. Pero yung pinaka overall usage ng credit card per se, pares lang. So yun. Yun lang parang pinakaibahan yung sinabi ko. Sa POV Traveler, nice vlog po. Thank you. Adam Vlogs 37, nice intro, nice setup. Thank you, bro. So itong si Adam Vlogs 37, isa katol doon sa mga nakalaro namin ng basketball tsaka nung volleyball. Hindi siya Pilipino, siyang puti. Puti siya. Jocelyn Quibal, nice vlog, Vince. Thank you. Been following most of your vlogs.
praying for you and your wifey. Uy, maraming salamat, Jocelyn. Ingatan nyo rin po kalusugan nyo. Grabe, thank you. Na-appreciate ko yung mga ganitong comments. Kayo din, paki-hi na lang ako sa family mo, Nax. Ganon. Subscribe na din sila. Tapos manood na rin sila lahat para masaya. Harold Badwa. Bilis ng upload. Naubos ko na lahat ng vids mo, kuya. Waiting lang ako palagi. Hehe. Thank you sa laging pag-read ng mga comments namin. Stay safe. As always, Harold, maraming salamat sa support, ha. Pashare na rin ng video kung okay lang para mas dumami tayo. Naps. Tapos yun sa laging pag-read ng comments. Ano ko ba? Maliit na bagay. That's the least thing I could do for you guys sa pagsasagot ng comments. Hanggat kinakaya ko nga ginagawa ko, diba? Thank you din, appreciate nyo. King Chrysostomo, ang bilis ng upload, ha? Siyempre, kailangan. Para sa, ano, para sa taong bayan. Based on popular demand. Kain tayo. Kakamiss yung college, no? Yung mga siomay rice, samuraita. Pasensya na kung medyo ang pangit ko kumain, guys, ha? JL, road to 1M na to. Click this if you're a subscriber already. Ano ba yan? Okay, click ko. VixXX. Secret kung asang building ako. Haha. Pero walang pang giveaway na shirt si Mayor dito. Oo nga. Wala, di ba? Nung type ko rin naman, kahit ano, wala. Kanya-kanyang bilhin. Mga tumbler, keychain, and lanyard lang. Buti nga kayo may lanyard eh. Tsaka keychain, tsaka tumbler. Anyways, ang funny na naman ang mga reply mo. Funny ba o pinagtatawanan mo ko? Yung totoo. Yeah, joke lang. Made my day po. Kailan ba ang chipotle mukbang? Kailan ba ang chipotle? Chipotle mukbang. Sige, pag napunta ko ng chipotle, medyo ano kasi yung chipotle ano dito, yung fast food. I mean, naalala ko nung nag-opening yung Panda Express sa Pilipinas, yung nagkagaluhan talaga. Dito hindi siya pinapansin, guys. Malamang, matagal na nga kasi dito yun. Kapag pupunta ng Jollibee, tuwang-tuwa ako eh. Kaya iba mga Pilipino kasi nga. Hindi siya, hindi yung sobrang mahal, pero hindi siya pang fast food na price. Kaya gets ko yung feeling, dito nga kapag nag-Jollibee kami, tuwang-tuwa ako, excited ako palagi. Kasi, ilan lang yung Jollibee dito sa Midwest? Parang kami nga lang yung Jollibee dito sa Midwest, swerte namin, di ba? So yung mga ibang Pilipino na nasa ibang state, na nasa Midwest area, region, talagang dinadayo nila tong Chicago kasi andito yung Jollibee. Sakto. Dalawa yung, actually tatlo yung Jollibee dito. Alam ko yung isa parang temporarily closed. So yung dalawang Jollibee nandito sa may sa amin. Kaya, swerte. Going back to Chipotle. Pag napunta ako siya, eto na, naku, may nag-text na sa akin. Shut daw bukas. Si JL. Manginginom talaga tong batang, no? Joke lang. Oh, sa Thai bukas. Mabail ko. Gondo ng bahay mo, sir. Yan din ang bakit parang Tito Boy abon? Yan din dream house namin. Uy, nice. Lagi kong sinasabi ito. Nakaka-inspire talaga. Uy, thank you. Gusto ko yung malawak na lawn. Parang ang daming magagawa sa labas. Pwede mag-camping. Totoo. Pwede mag-camping. Kapag may fence na kami. P.S. I agree. Baby faces are Vince ngayon. Pa-share naman ng secret. So flawless. Talaga ba? Babyface. Uy, Mabil, tigilan mo ko, ha. Hindi ako babyface. Ang dami yung nagsasabi. Mukha daw akong matanda. Grabe, di ba? Kasi, marami akong puting buhok. Alam mo yun. Tapos, may eye bags ako. Kakapuyat. Pag tinanggal ko yung salamin ko. Pag wala akong salamin, makikita nyo. Pero buti yung eye bags ko, hindi luwa. Luwa? Hindi lobo. Kasi di ba may eye bags na ano, yung mataba yung gano'n. Tapos maitim. Yung sa akin, maitim. So, I don't know kung anong pwedeng gawin. Pero wala, yun talaga, signs of aging. Nag-ano lang ako bago matulog. Share secret, diba sabi mo? Olay Regeneris na night cream. Yung merong hyaluronic acid ba yun? Basta yun, kasi marami akong kilala na gumagamit nun na ano yun, nakaka-reduce ng fine lines, signs of aging, ganyan. Hindi ko alam kung tunay, pero since nakikita nyo, kung walang halong bola yan, Mabel, kung totoo man yan, ibig sabihin effective. So yun, yung everyday wash ko, yung Neutrogena nga. Tapos siguro once or twice a week ako nag-exfoliate. Nagbabasa ko lang din online, ginagaya ko lang. Tapos everyday yung face wash. And then moisturizer after. And then, pag yun nga, pag matutulog na,
yung ano, yung Olay Regenerist. PS2. PS1, PS2. PlayStation ba to? Thank you for sharing this webinar thingy, sir. Abangers ko to. Ah, oo nga, Mabel. At para sa inyong mga viewers ko, di ba marami kayo mga questions about immigration? Paano pumunta dito? Paano makahanap ng work? In short, lahat ng mga immigration questions nyo, this is your chance, guys. Kasi magkakaroon ng first virtual immigration Q&A webinar, of course, with the Asia's King of Talk, Mr. Boy Abunda, and the host of Citizen Pinoy, Attorney Michael J. Gerfinkel. Ang tawag dito sa webinar na to is Citizen Pinoy Presents AXG, Abunda and Gerfinkel. That's gonna be on May 23rd, Sunday, 5 p.m. Pacific Time dito sa US. And sa Pilipinas, it's Monday, May 24, 8 a.m. So save the date, guys, para yun, matend kayo. And then ito, ipa-flash ko ulit. Dito, ito yung mga platforms saan nyo siya mapapanood. And if meron kayong mga questions, make sure to send your questions or yun nga, inquiries prior to the event. So, i-flash ko rin. And of course, nasa description ng video na to, paano nyo sila ma-reach out. Pina-flash dito kasi I'm partnering with I1TFC. So, ayun, thank you I1TFC for sponsoring this video. Febi Rose Nepomuceno. Sir Vin! Sa... Uy, huwag mo nga ako i-sir, Febi. Napanood ko na. No, skip ha. Uy, salamat naman. Thank you, thank you. Ganda ng haiba nyo. Uy, salamat. Dutrogina din gamit ko simula nung dumating lang dito. Haha. Maganda nga. In fair, di mo na need ng regular facial kasi mahal dito. Totoo. Mahal dito, guys, yung magpa-facial. Diba? Sa mga SM. Mura lang. Naka-package pa. Ganyan. Dito. Basta ang mahal dito, guys. Maski nga yung pagpapamasahe. Sobrang mahal. Basta yung kubabakan ganun. Kaya pag ako talaga nabakso sa Pilipinas, araw-araw ko magpapamasahe. Papa-facial. Mahal eh. Mahal dito. Tama si Febi. Kasi nga, yun, mahal. Napaka-inspiring ng house na ninyo. Uy, salamat. And sana makahanap na din ako ng forever. O guys, sa mga single dyan, Febi, baka naman, mali mo Febi, dito mo makita yung forever mo dito sa channel ko. Para may ka-share sa pagbabahay ng bahay. O, pagbabahay ng bahay. Para may ka-share sa pagbabayad ng bahay. Totoo rin. Guys, kasi mahirap mag-isa sa pagbabayad. So, dapat dalawa kayo. Yun lang naman. Yun lang yung tip. Tsaka mahirap ma-approve. Hindi naman mahirap. Kung kaya naman ang sweldo, di ba? Baka maganda naman bigayad sa inyo, Febi. Kaya mo na mag-isa. Magbayad ng bahay. Darating din yung para sa'yo, Febi. Gugulat ka na lang. Nandyan na lang. Nandyan pala sa tabi-tabi. Ano-ano ka rin. Tingin-tingin ka rin sa ano, kaliwa kanan. Baka mamaya hindi mo lang napapansin, meron palang nag-aantay. No? Napaka-Pinoy pa din ninyo, Lucky. May pansit ka to. Regards kay Katrina. Punta ka nga dito, ang layo mo naman si Baby. Nasa Illinois ka nga din, pero magkalayo tayo eh. Punta ka dito minsan. Yan, umakit na ako guys, kasi ano ni, 8:15 na. 8:30 yung briefing nung press conference. Magre-ready na muna ako. Wait lang, sasagutin pa natin yung ibang mga comments sa video. Wait for me. Thank you.
Hi everyone. Hi Sir Manny, the movie guy. Nice to see you again. So, first of all, Donnie, nice to see you again din kasi I've met you once nung YouTube FanFest. I was with Riza Contawi. Wala lang, hindi yun yung question ko. So, yung question ko is, what was or what were your preparations para dito sa series na to? Then we have from Buhay America, Vince Leonardo. Mr. Vince. Hi everyone. Hi Sir Manny, the movie guy. Nice to see you again. Oh, nice to see you, Vince. Then kasi I've met you once nung YouTube FanFest. I was with Riza Contawi. Wala lang, hindi yun yung question ko. So yung question ko is, what was or what were your preparations para dito sa series na to? Solid setup mo, bro, ah. Parang podcast show. Preparations. Well, everyone went through a team building session, you know, where we got to know our characters, you know, get close to each other, learn more about the story. And I think for me personally, I had to put myself in Dave's shoes talaga. Kasi syempre, hindi ko naman talaga ugali yung Dave lore. Sana naman. Pero may mga times na I just parang hindi naman method acting, but I just feel like I have to pretend that I'm him talaga. And the cast really helped with that, direct really helped with that, Miss Van really helped with that. Miss Van and I would message a lot, you know, and I'd ask her questions about Dave, like, how do you want me to approach the scene? And we worked together. Also with direct, you know, it's very team oriented. Hindi lang one person na okay, salang na. It's like there's a lot that goes on before we start a scene or before we go on set. And yeah, I also read a lot of the books so I could get an idea of Dave's character. I also talked to Ate Maxine, you know, I talked to her and I asked, what do you expect from Dave? How do you want to see Dave this in the series? And yeah, it's a lot of teamwork. Teamwork, I would say. It takes a village to raise a child, they say that. And I really think it took a village for every character in the whole series. Can you guys hear me? Yep. Yes. Yeah, thanks, Donnie, for answering. So my second question is... Thank you so much, Vince. And we're almost there. We have our final press member. I thank you, thank you. Thank you. Susan Stout, how long ka na sa US? Kasi parang expert ka sa buhay US. Hindi man expert. Grabe naman yung expert, Susan. Ang sinishare ko lang is, yung journey ko, yung end yung personal experience ko, ang tawag dito, the moment na nasa Pilipinas pa lang ako, up until dumating ako dito. Or up until this moment. So yun, yung mga sinishare ko sa mga vlogs ko. If you're watching my previous vlogs, ganun yung mga ganap ko. Tapos kung ano lang yung alam ko, sinishare ko. Tapos yung mga hindi ko alam, ginugoogle ko muna. Or tinatanong ko yung iba kong mga friends na naka-experience ng ganung exact scenario na tanong ng mga viewers. Hindi naman ako nagpapaka-expert. I just wanna be an inspiration to a lot of people na kagaya ko na dati, nangangarap lang din. Tapos ngayon nandito na. Yun, so sinishare ko lang. And you know, I just wanna be relevant sa mga tao. Para, yun, makatulong in a way. In my own little way. Ayun. Next is Ryzen TV. What it really feels like to live the American dream? Gandang tanong. So ano nga ba yung American dream na yan? From the context itself. American dream. Ako galing Pilipinas, nag-migrate ako dito sa Amerika. Kasi pangarap ko talagang pumunta dito simula pagkabata pa. Well, hindi lang pumunta kasi gusto ko talaga tumira dito. Ayun, kung bakit siya tinawag na American Dream, kasi alam naman natin na itong America is the land of opportunity. Alam naman natin yun. Siyempre, you're earning dollars. Dollars. Pinadala mo sa Pilipinas, malaki conversion, mas makakatulong sa pamilyang naiwan dyan sa ating bansang sinilangan. Nox. So, yun yung American Dream for me. And, ano pa ba? Well, basically yung general na pagtira dito, pamumuhay, yun yung American Dream kasi, siyempre, alam naman natin na ang bansa natin, sakit man sabihin, pero mahirap na bansa yung Pilipinas, di ba? So, hindi siya kasing yaman ng Amerika. Eto, kasi kung nasa Pilipinas ako, I doubt makakabili ako ng ganitong bahay sa Pilipinas. Maski, hindi naman sa pagmamayabang, pero I thought before
okay na ako sa Pilipinas mag-settle kasi okay naman yung work ko, okay naman yung sinesweldo ko. Pero I realized pagdating ko dito, actually dito nga lang na-realize when I came here na hindi pala sapat, na I was living from paycheck to paycheck, sa, siguro sa lifestyle ko na rin. Yun nga kasi nagbabayad ako ng sarili kong kotse sa Pilipinas. Tapos bumili kami before ng condo sa Pilipinas. So ang daming bills. Tapos eto, I was spending beyond my means. Let's put it that way. Yun na yung parang pinakamagandang term, which is ayoko nang balikan. So dito, same effort sa pagtatrabaho pero I'm earning more. Nakakatulong pa ako sa pamilya ko sa Pilipinas. So yun, and nakakapag-save ako for the future. So yun yung American dream for me, and I hope I answered your question. Umiyak. So yun. And guys, bago natin tapusin tong vlog na to, meron akong ipapanood sa inyong trailer ng movie which you can watch on iWanTFC. The title of the movie is Death of a Girlfriend, starring Diego Loizaga and AJ Raval. So eto, panoorin na natin. Hi, I'm Alonzo. Pwede ba akong makigamit ng daan niyo, miss? Sure, just be kind with my trees, birds, and butterflies. Aray! Christine, ang bigat mo, ah. Huwag ka nga maingay. We are having a moment here. I love you. I love you too. At ang mission natin is to see each other every day. Oy, kinusundan mo ba yung babae? Manyak eh. Maska na nga dito. Tara na. Hatin kita. Kunin ko na yung truck. Okay lang po ako. Hoy! Sigurado ka? Are you okay? Ang weirdo ranger na yun. Hoy! Pumalik ka rito! Sandali na! Ano nangyari? Yung magsasaka may kasalanan! Sana nga sinamahan ko muna siya umuwi. Sana hindi ko muna siya iniwan. Mula sa akin itong lubid na to. Kasi ito yung ginagalit ng magsasaka para itali yung mga panggatong na iyo. Sige, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung nakita ko. I love you! Intense! So actually, napanood ko na tong movie na to last night and maganda siya, guys. Wala siyang kagayang movie sa, at least sa Philippine movie industry. Para siyang ano, paano ko ba ito? Siyempre ayoko i-spoil, no? Pero panoorin nyo kasi bago siya sa paningin, at least sa ating mga Pilipino, sa mga Philippine movies, maganda. Ano siya, para siyang mga whodunit movies. May act, ito yun, ganito lang. From the title itself, Death of a Girlfriend. So namatay yung girlfriend. Tapos merong tatlong pinaghihinalaan. So yung tatlo doon na lalaki na nakita nyo sa trailer, sila yon. So sino ang pumatay? Grabe, di mo akalain. Pero basta, maganda yung twist. Panoorin nyo, guys. So available siya sa iWanTFC. You can rent it. Mura lang siya, kayang-kaya. Panoorin yung buong pamilya or ng jowa mo or ikaw mag-isa. Kasi ako pinanood ko mag-isa. So let me know kung napanood nyo man. Comment down below or message me sa Instagram. Pag-usapan natin kung anong sa tingin nyo. Kasi medyo shocking yung ano eh. Shocking, gano'n talaga. Shocking yung dulo eh. Wala lang, parang papapaisip ka. Ganun yung mga gusto kong movies. Yung parang may, ano, may pasapog sa huli. Ganyan. If you have any questions, let me know. Maraming salamat sa panonood ng video na to, guys. As always, kapag nanonood ka pa rin sa puntong ito, ibig sabihin hindi mo ako iniwan. Maraming salamat! At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button again. Click the notification bell para updated ka if I have a new video. And I will see you on my next vlog. Bye! Paano ba? Bye-bye!